Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung mga katabi, pakisabi, good morning. Ngayon po ay Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakitingnan po ulit yung katabi, pakisabi, gutom ka na ba? Nag-breakfast po ba kayo? O nag-aayuno kayo? Yung mga tao daw na, isa sa mga tao daw na nakakatakot biruin ay yung mga gutom. Gutom. Kaya hindi ko po kayo bibiruin sa umagang ito. Sa atin pong pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, may tatlong disiplina po ang ibinibigay sa atin. Mga disiplinang magtuturo sa atin para mas mapalapit tayo sa Panginoon at tayo ay maging banal dito sa mundong ito. Ano po yung tatlong bagay na iyon? Tatlong M po. Manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. Ulitin po natin, manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. At para mas madali po nating matandaan, tandaan lang po natin yung Sabihin niyo po ulit, Tatlong M po yun, Manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. Ito po yung daan para tayo ay mas maging mabuting mga tao sa mundong ito. At ngayong araw pong ito, mas bibigyan po nating pansin yung pag-aayuno dahil ito po yung tinutukoy sa ating mga pagbasa. Gusto nating mas maintindihan kung bakit tayo nag-aayuno para yung ating pagsasakripisyo ay maging makabuluhan at makapagdala sa atin sa kaligtasan. Dahil sa unang pagbasa po, ang reklamo ng mga tao parang hindi sila tinitingnan ng Diyos sa kanilang pag-aayuno. Parang yung kanilang gutom ay walang kabuluhan. Bakit? Dahil hindi nila naiintindihan kung para saan yung kanilang pag-aayuno. At ngayong araw po, ngayong umaga, nais kong magbahagi ng tatlong bagay na tinuturo sa atin ng pag-aayuno, ng ating pagsasakripisyo. Unang-una po sa lahat, tinuturuan po tayong magtimpi. Pakiulit nga po, magtimpi. Pakisabi sa katabi, magtimpi ka. Ito po yung unang itinuturo ng pag-aayuno. Paano po tinuturo ng pag-aayuno na tayo ay magtimpi? Dahil kapag tayo ay nag-aayuno, hindi ho ba tayo ay umiiwas muna sa mga bagay na usually ine-enjoy natin. Kadalasan ang pinaka-dinidisiplina sa atin at pinapabitawan kapag Biyernes ng Kwaresma ay mga karne. Pinapaalala po sa atin at tinuturuan tayo na hindi lahat ng pagkain ay sunggapan agad natin. Hindi lahat ng masasarap na inihahain sa atin, susunggapan, lalamon agad tayo. Tinuturuan tayo ng panahon ng Kwaresma na magtimpi muna sa iba't ibang mga bagay na usually ine-enjoy natin. At sa mas malawak at mas malalim na pakahulugan sa atin pong buhay, ipinapaalala po sa atin na hindi lahat ng masarap at hindi lahat ng sa tingin natin ay maganda at mabuti ay tunay na makakapagbigay ng kaligtasan sa ating mga buhay. Hindi lahat ng bagay na masarap dapat kukuhain agad natin at susunggaban agad natin. Tinuturuan tayo ngayon na huminto muna, saglit lamang, pagnilayan natin kung ito bang mga bagay na ito ay tunay na makakabuti sa aking buhay at sa buhay ng aking mga kapwa. Kaya ang napakahalagang unang paalala at unang tinuturo ng ating pag-aayuno,
ay pagtitimpi, pagkokontrol ng sarili para mas makita natin kung ano ba yung mga bagay na mahalaga at makakapagdala sa atin sa kaligtasan. Kaya ang unang paalala, magtimpi. Ang ikalawa po, pakisabi sa mga katabi, magbawas ka. Magbawas po tayo. Hindi po ng timbang. Hindi po ng timbang. Ano pong babawasan natin sa panahon ng Kwaresma? Ang babawasan po natin sa panahon ng Kwaresma ay yung mga hindi mahalaga sa buhay. Babawasan po natin yung ating pakikipagchismisan, pagsasabi ng hindi totoo. Babawasan din po natin yung mga bagay na gusto nating bilhin at kainin. Magbabawas po tayo. At para saan po yung pagbabawas natin? Para yung ibabawas natin sa pangsarili natin, ipangtutulong natin sa ating mga kapwa. Magbabawas tayo sa mga kakainin. Yung ating matitipid, hindi yun iipunin natin para sa pagkatapos ng Kwaresma, lahat ng gusto natin ay kakainin natin at susunggaban na ulit natin. Magbabawas tayo ngayon para yung mababawas at matitipid natin, matuturuan tayong magmalasakit sa ibang mga tao. Turuan nawa tayo ng panahon ng Kwaresma na maranasan yung gutom na nararanasan ng mga kapwa nating araw-araw walang makain. At kapag naranasan natin iyon, mas magiging bukas tayo sa kanilang karanasan at mas may gagawin tayo upang maibsan yung kanilang mga kagutuman. Yung pagbabawas para madagdagan yung ating pagmamalasakit. Dahil kung tayo ay magsasakripisyo at walang mapupuntahan ito, walang saysay yung ating pagbabawas. Dapat palaging nakatingin tayo sa labas at tingnan kung paano tayo magmamalasakit sa ating mga kapwa. Yung ikatlo pong bagay na tinuturo sa atin sa panahon ng Kwaresma, tinuturuan po tayong manabik. Magugutom para tayo ay manabik. Hindi po ba kapag tayo ay nagtitimpi sa ating pagkain, nagugutom, kapag parating na yung pagkain, sobra-sobra na yung ating pananabik. Minsan ay naglalaway pa tayo sa ating pananabik. Pero sa ngayon, sa panahon ng Kwaresma, ang itinuturo sa ating dapat mas pagpanabikan natin ay hindi lamang tungkol sa mga pagkain sa mundong ito. Hindi lamang sa mga pagkain magpupuno sa ating mga kagutuman. Sa panahon po ng Kwaresma, tinuturuan po tayong magutom sa ating Panginoon sa tinapay ng buhay at manabik sa Kanyang pagbabalik. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, hindi nag-aayuno yung mga alagad ni Jesus. Bakit? Dahil kasama nila yung kanilang Panginoon. Kasama nila si Jesus. Mag-aayuno lamang sila kapag siya ay umalis na, kapag siya ay umakyat sa langit. Babalik sila sa kanilang pag-aayuno upang patuloy na manabik, turuan yung sarili na manabik sa kanyang pagdating. Ano pong itinuturo sa atin noon? Yung buhay na wala yung Panginoon, buhay na kulang at buhay ng kagutuman. At ano pong makakatulong sa atin para tunay na maging mapagpanabik habang tayo ay naghihintay? Tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos sa pananalangin. Patuloy tayong magbawas sa ating mga sarili upang magkaroon ng espasyo yung pananabik natin sa ating Panginoon. Ano pa pong imbitasyon ng pagbabawas? Bawasan din po natin yung ating mga pagtingin sa gadgets. Yan po. Isang pwedeng pag-aayuno din po, hindi lamang sa pagkain, kundi sa mga gadgets, sa mga iba pang mga pinagkakaabalahan natin sa mundong ito. At yung ibabawas natin sa ating mga gadgets, sa social media,
ay ilalaan natin para magbigay ng espasyo sa ating kalooban upang ito ay manabik pa sa pakikiharap sa ating Panginoon. Nawa, mga minamahal kong mga kapatid, maturuan tayo ng ating panahon ng Kwaresma na tunay na magsakripisyo upang tunay nating makita yung mahalaga sa buhay natin. At ano po yung mahalaga sa buhay natin? Mahalaga po ang ating Panginoon. At mahalaga sa Panginoon yung kanyang bayan na dapat nating pagmalasakitan. At sasabihin ko po sa inyo, bilang panapos na kataga sa ating pagninilay sa umagang ito, yung ating sakripisyo hindi magiging makabuluhan kung wala itong pagmamahal. Yung sakripisyo para sa ibang tao at para sa Diyos magiging makabuluhan kung ang inspirasyon nito ay yung pagmamahal natin sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kung hindi tayo nagmamahal sa ating pagsasakripisyo, hindi tayo magiging banal at hindi tayo tuturuang magmalasakit sa iba. Kaya ano pong patuloy nating panalangin sa ating patuloy na pagninilay sa panahon ng Kwaresma? Nawa, turuan ako ng Poong Hesus Nazareno na tunay na magsakripisyo na ang inspirasyon ay ang pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang bayan upang ang aking pagsasakripisyo na may pagmamahal ay gawin akong banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.